Morning, this is Corinne Hageland, Bulana in Norway. So, ayan, it's Sunday today, guys. And today's vlog is, ipapakita ko lang sa inyo ang aking routine. So, but today is, wala yung mga anak ko at saka si asawa kasi nag-vacation sila. So, ko lang mag-isa kasi hindi ako sumama kasi may trabaho ako. So, walang magkatrabaho. Hindi ako napakuha ng free sa trabaho. So, alam nyo guys, today is snowing. Malamig siya sa labas, guys. So, today, mapiprepare ako na ng pagkain ko. So, I decided to get into yogurt. So, mag-yogurt ako today with fruits and everything. Yeah, so ito yung ito chop ko. So ilagay ko siya sa chan. So pakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Ito yung mostly na kadalasan na kinakain. At first time guys, hindi ako mahilig sa yogurt. Natututo na lang akong magganito kasi kailangan pag dito sa Norway, kailangan din may ganito. So, kaya ambisyosang palaka. Okay. So, ayan na siya. Mag-chop na ako ngayon ng mga fruits ko. So, tatlong fruits lang yung inaano ko. Pwede ko rin siya lagyan ng ito ay apple, di ba? Halata naman. Tsaka ito ay para. So, it's banana. And then, here's my Milan Fashion yogurt. At saka, maybe lagyan ko din siya ng grapefruit. At saka lagyan ko siya ng konting cereal later pag natapos ko siya sa slice. So, I'm happy. So, ito ay bago. So, bigay ito ng anak ng asawa ko nung Pasko. So, ayan. Ito-chop ko to ng mga small cubes and cubes para magkaroon ako ng breakfast. So, ayan. So, ito yung hindi natin naugalian sa Bisaya na kakain ng mga ganitong ano. Pero meron namang mga yogurt din doon. Tsaka mga fruits of course. Pero parang sa city lang yata yung mga yogurt. Hindi ko lang alam ngayon kung meron na din sa amin. Kasi sa amin kasi we are far away from the what you call this, city. So, hindi ko alam kung meron na ba rin nagbibinta dun sa amin. Kasi ang tagal ko nang wala sa amin. So, ayan. So, usually sa Norway talaga, kakain ng mga ganitong mga yogurt and everything. Natututulong ako sa katrabaho ko sa kolega, kasama ko sa trabaho. Kumakain kasi siya ng mga ganito. Kaya, natututo rin ako. Dati, hindi ko gusto yung mga yogurt kasi para kung nasusuka or ano, hindi sanay ba yung ano ko, katawan ko. Pero at least sinanay ko na siya ngayon kasi in the age of 40, kailangan ko na rin mag-careful sa kung ano yung mga kinakain ko minsan. Ayan, isa-slice ko to. So, kagabi, winawash ko na to. So, using my onion machine, water, kasi kukontrol siya sa ano para mawala yung mga iwain ko lang po siya guys. Yan, ito lang siya. Kalagyan ko siya ng konting para masarap yung kain ko. Saka ito na yung yogurt. So, ano ko na yung yogurt dyan. Yan. Alam niyo ba guys, ito din yung kinakain ko minsan sa work pag nagla-lunch ako. Kaso, yung mini-mix up ko lang is banana lang. Kasi mahirap mag-take ng time yung maghiwa-hiwa pa ako ng iba't ibang klase sa prutas. So, ang banana, hinihiwa lang siya diretso tapos kain lang siya. Ano lang. Banana.
ang tawag sa salitang Norwegian, yung banana is banan. So, yan lang. Winala lang yung A. So, banan ang tawag dito sa banana. Yan. Tapos, yung apple is itla. Ayan, may ano na, language. Aral na tayo ng Norse. Ayan. Saka yung, ano pang tawag nito sa Tagalog, ha? Aral lang din ba? Pears. Alam mo, masarap to, guys. Kailangan hiwa dito kasi soft kasi to. Okay, lagay na natin yung apple dyan. Lagyan ko siya ng Greek rock. Alam mo yung Greek rock, para siyang buongon. Tapos matamis siya. Kulay pula. Dati yung mga buongon-buongon, naalala ko merong buongon yung lola ko. Laking buongon talaga yung lola ko dati. Sa bahay ng lolo at lola ko. Sa side ni mama. Pero ngayon wala na yung buongon. Wala na. Kasi yung lupa ng lola ko bininta na ba? Yan. Lagyan ko lang siya ng konti lang pang ano lang siya. Para meron naman tayong vitamin C. Yan. Ang mga prutas din dito sa Norway, guys, is mahal din siya. Pero pag nagsisale is mura din. Yan siya. Yan na siya. So, yan yung breakfast ko. Na siya, guys. Tapos lagyan natin ng konting cereal. Yan. Yan. So, tapos i-mix up natin. So, here is my sample. Here is my sample. Na breakfast. So, ayan. So, that's it for today, guys. Bye! Yan na. Kakain na ako. Super sarap. Sarap. Crunchy crunchy yung ano. Sarap. Super lamig. Happy Sunday, everyone. God bless everyone.